Hey guys, what's up? It's Megan Machacabag and welcome back to my another vlog. So for today's video, magkakaroon lang tayo ng vlog na mag-uusap-usap lang tayo with Aki. Aki. Jason. And si Neil. And so for today's video, magkakaroon kami na konting, alam mo na, kwentuhan about Adulting 101. So, ano yung pagkakaiba ng pagiging ano ba pag-adult, sila matanda, pagbata, young. Pagiging youngster, pagiging teenager to adulter. Adulter. Transition, yan. So, ano na yung ano, yung lesson mo ngayong adult ka na. So, bago yan, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And bagayan, intro muna tayo. Aki. Ano yung pinaka-lesson mo? Ano yung natutunan mo? Ano sa pag-sa transition ng pagiging teenager to adult? Ayan, siguro isa sa mga natutunan ko na talagang makakatulong din sa inyo. Wow! Nakakainis ka, bakit impromptu ko? Anyway, huwag mamadaliin ang lahat ng mga. Matuto tayong maghintay kasi may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Kasi, for example, yung iba kong ano din, experience ko sa mga friendship ko. Since, ayan nga, nagmadali sila. So, parang hindi nila na-enjoy yung teenage lifespan. Ay, mamamatay na ba? Mamamatay ka na dyan, girl! So, parang mas better na i-enjoy natin. Huwag tayo masyadong magmadali. Laman magpaka-adult. Di ba? Dadating naman din tayo dyan. And mamimiss nyo. Kasi ngayong ano na ako, gantong age na ako, namimiss ko yung feeling na parang free ko lang. Tapos wala akong pinoproblema masyado. Like yung money, yan kasi mga sana sa ano, tsaka yung pagod, no? Yung responsibility. So, you just have to enjoy the process. And wait! So, napakaganda ng sinabi ni Aki. Ano nga ulit yun? Saan naman? Saan yung teenager kasi ako more on playing games. Ganyan. Nanibinig ka talaga dyan. Advice ko sa mga teenager dyan, mag-aral muna kayo. Yes. Bago kayo maglaro. Para pagdating ng adulting nyo, balik dyan naman. Nag-work kayo. Hindi, pwede na kayo maglaro kasi pinakuha na kayo magandang trabaho. Kasi once na habang nasa teenage life ka, naglaro-laro pa na. So yun, hindi mo mapupukusan yung pag-aaral mo. Ayan, mahirapan ka pagdating ng adulting kasi mahirapan ka kumuha ng trabaho, ng magandang trabaho. So yun lang. Tapos, isa pa pala, habang bata kayo, mag-save na kayo ng money. Yan yung pinaka natutunan ko nung nag-adult na ako. Kailangan yung saving. Very nice. Yeah, napakaganda ng mga sinabi talaga nila kasi that is based on their own experience, mga kapala. Si Ate Mitch, impromptu na lang ito. So ano nung, dahil, impromptu to. So ngayon po, ano po yung ano natutunan mo ngayong from teenager to adult and now she is a mother of two. Not one, but two. Sa mga teenager ngayon, para sa magandang landas po tayo kumuha, wait for the right time. Ano talaga yung binigay ni Lord? So, hindi pwedeng gusto lang natin sa isang tao. Kailangan talagang pinag-pray natin at sinagot na para sa atin talaga yun. Ayan. So, gaya ngayon, we are blessed with two children kasi binigay ng Panginoon yung dalawang yun. Kasi sumunod kami sa pinapagawa niya, kaya pinagpala niya kami ngayon ng sobra ko. Amen! Amen! Thank you, Team Mitch!
Hindi ko pwedeng mag-ano muna. Ay, hindi. Si Ate Mitch ako, nga eh. Ako din po, oily. Ayan. So, pag nandito pa, hindi ako pupunta dito. Ako na. Oo nga. So, advice. Ay, ito pa. Meron hi po. Nakatalo na po ba kayo? Ha? Nakatalo na po ba kayo ng 3-step? Hindi mo pinanood. Ayun tayo, wala ka support-support sa mga kaibigan mo. So nakikita niyo po, nag-away na po sila. Advice to the youth nowadays. Actually kasi based on experience, hindi ko pa naranasan pagiging teen. Talaga ba? Paglabas mo, adult ka na. When I say, hindi ko naranasan yung maging teen kasi working na kasi ako during my teens. Issue. Hindi ko siya naranasan na, di ba, usually yung mga teens, gala doon, gala dito, punta doon, punta dito. So I never experienced that about English. So advice ko sa mga teens na nanonood, stay focused. Importante din na alam nyo kung ano ang gusto nyong maging sa buhay nyo. At syempre, kailangan din na sumusunod tayo sa ating mga magulang, nakikinig tayo sa ating mga magulang, sa mga nakakandanda sa atin. Yung wag nating tingnan na pag pinagsasabihin tayo or pinagagalitan tayo is inaapi na tayo, inaabuso na tayo, or wala tayong kalayaan. Remember na yun ang isang form of love ng mga magulang natin sa atin. Diba? Kasi sabi nga, pag hindi na tayo pinagsasabihan, ibig sabihin, wala na silang pakialam sa atin. So matuwa tayo if there's someone na, or especially yung ating mga magulang, na pinagsasabihan tayo kasi it's all for our good. Importante din na huwag tayo mahiya, huwag share, syempre. Diba kasi dyan yung may mga problema na, sinasarili, gusto kong parang lahat, kala nila, kaya nila. Pero deep inside, durog na sila. Kasi yun ang hindi ko naranasan. So yun na lang yung i-advise ko sa inyo na be open, responsible. Syempre kailangan kahit na mga teens tayo, wow tayo, masaya ko doon. Kahit mga teens tayo, responsible tayo sa ating sarili. So guys, sa akin naman, isang katutunan ko is you must enjoy every moment na nasa teenage ka, katulad ng pag-aaral nyo. Kasi ngayon nagtatrabaho ko na ako, parang doon ko na-realize yung halaga at yung bigat ng pag-aaral. Kasi sana na mas natutok, sana mas binigyan ko ng pansin talaga yung edukasyon ko. Doon nagtapos na po ako at okay naman po ako. Pero sana ano, bakit ka naga? Disclaimer po. We must enjoy every moment with our family. Kasi darating yung time na magkakaroon ka na ng sarili mong buhay, hindi buhay niya, buhay mo. Nalilis yung time mo with your family kasi nga may trabaho ka, meron ka pang ginagawang personal agenda. So, hanggat may time na kasama mo ang iyong magulang, cherish the moment. Ito, treasure the friendship that we have nung teenage tayo. Yan. So, and learn to embrace goodbye. Kasi, hindi naman lahat ay nag-i-stay katulad ng mga teenage friend mo, ng high school friend mo, at iiwanan ka. Kasi ngayon, mag naging adult ka, mas ma-feel mo yung, ano, yung goodbye. Na- they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. So, ayun guys, so maraming salamat sa ating bigla ang vlog na naman ito, yan. So, pero ba kasi Lester? Short lang. Hindi, short lang. Sabi mo hi. Hello, hi. Okay. Just enjoy the moment. Love your parents. Enjoy the moment. Love everyone. And don't waste your time. Yes. Spread good vibes. Yan. God bless everybody. Bye-bye.